Hi guys! So today is Monday. It's, ano ba ngayon? July 22nd. It's 1 p.m. And baaga ako nag-out sa work because we have a very special thing to do. And we're going somewhere. So we are going to Toyota. So yeah, the past days, wala talaga kaming sasakyan. And something happened with our old car. Kaya kailangan namin siyang palitan. And wala na kaming choice. I mean, ito na talaga yung best na option na pwede namin gawin para mas mapanatag yung isip namin and mas magkaroon kami ng reliable na car. So, right now, as you can see, nasa Uber kami and madalas nag-Uber kami or transit, paminsan, pero madalas nag-Uber kasi nga mas convenient siya. Though, yun nga lang, medyo mahal, pero wala kasi kaming choice. So right now, nag-Uber kami from Chinook and we are going to Toyota. So luckily, we got approved. And yeah, so ngayon namin isasettle yung mga papers and everything. And na-approve naman kami dun sa Toyota Financing. So hopefully, makuha namin at malabas namin yung sasakyan today. Because we really need the car. Like, ASAP, right? Yeah, so samahan niyo kami sa aming journey to getting our brand new car. Yeah, nakakatawa lang. So, yeah, we'll see how the day goes. And yeah, i-share namin sa inyo kung anong kinuha namin sa akin in a bit. See you guys later. Bye! Hi guys! So we are now here at Toyota Henninger. Toyota South Point pala. I'm gonna go in. I don't know kung pwede mag-video. Let's go. Ang dami dito magagandang sasakyan, guys. Look. So, we are gonna look for... So we are gonna look for Kuya Alex. Because he is the guy. If you guys want a car, contact Kuya Alex. We can give you the contact details. And he is gonna be here. Ah, I think mayroon siyang kliyente. But look at the cars. Look. Tundra. Tacoma. Tundra po yung kinuha niya. Undang ina. In his dreams. Picture ka muna dito. Anak, picture ka muna dyan. Yes! So, we're just gonna wait for Kuya Alex and we'll see. Oh, I think that's our car. Like, there. I'm so kidding. I'm so excited. Ito, nagtitingin ka muna ng Tundra. Baka kasi susunod manalo kami sa Lotto, eh, makaya na namin kumuha ng Tundra. Sakay! Sakay! Ang angas, oh! Angas! Bang! Tundra! Sold na yan. Hindi yan sa atin. Ito. Open. Yes! Ganda, oh! Look at that! Napaka-angas! Let's go! We're gonna go upstairs and we're gonna wait for Kuya Alex and the finance manager. Yeah, so sabi ng mga salespersons dito, nagkakaubusan na lang sasakyan. Like parang konti lang yung supply nila. And then, some of the cars are like this, Toyota, RAV4, yeah, and this one too, yeah. Unfortunately for us, hindi na kami nakapili ng kulay kasi kailangan talaga namin ng sasakyan like ASAP, di ba dad? Yeah. Diba? So, ayun, hindi na kami nakapili. So, kung ano lang yung available, yun na yung kinuha namin. Kasi nga, kailangan na namin ng car. So, hindi na kami makapaghintay ng mag-deliver pa sila ng
2 months, 3 months, and yung iba even half a year or more than a year, diba? Depende sa sasakyan na gusto nila. Diba? So hopefully matambas namin siya ngayon kasi kailangan talaga na namin ng sasakyan. Pero ang dami dito, like ito, mga sold na kasi siya. Angas ito. Dang. Look. Toyota Corolla. Ayan. Mga kotse. Kapag kotse, yon medyo mas mabababa siya. Mas mura-mura siya ng kaunti compared sa SUV. Kaya lang, medyo mahirap. Kasi pag snow, makapal yung snow. So, mahirap mag-drive. So, yeah. Might as well go for like a family car or an SUV na hindi naman sobrang laki, hindi rin sobrang liit, yung sakto lang. Diba? So yeah, we're just waiting. And we'll see. Fingers crossed. Yung kinuha naming sasakyan is ganito. Like ganitong ganito. Pero iba lang siya ng color. Like anong color niya, daddy? Silver? Yeah, I think it's silver or something. Yeah. Pero ganito siya, na SUV. So, yeah. We are just waiting. Huh? Is it this one? Oh my God, maybe it's the car. That's the... Baka yun yung sasakyan namin. Charot! May nakikita ako na different color. Oh, parang maganda. Yan ba yun? May baka maiyak ako dito. Charot! Hindi lang nakaka-happy lang kasi first time namin kukuha ng brand new na car, diba? So, tinagal-tagal namin nagtatrabaho. Diba? Dito pa sa Canada natupan. So, this is the car! Look at that! Okay naman yung kulay daw? Yeah! Diba? Mm. Silver sky metallic. Mm. Silver sky metallic. Sana kayo upgrade. A red. Wow. Never mind. How do you open this, kuya? Ano yan? Ito ay di, sakto ba? Ah, di remote na din. Oh. Meron siya dyan. Oh, oh, malaki nga yung compartment niya. Meron siyang cargo. Mm-hmm. Kasi XL. Oh, yeah. Oh. Sinabi ang kulay siro na nung like 1 PM. Okay. And then kuya, pag ibaba siya, remote lang din. Remote or dyan this one? Yeah. Oh! Oh! Oh my gosh! Diba? Yay! It's RAV4. Ganda. Customer sa car finance. Mm-hmm. Kailangan mo kasi sabihin. Wow! Pag hindi mo sinabi na price mo, so yung ano yun, temporary plate. Keronal. Keronal. Oo. Bibigyan ka niya. Or ito, I think papalitan niya to. Gusto niya kasi ng bagong rim and winter tire. But look. Oh my gosh. It's so nice. So this is our car. This is car. Yeah, let's go. Let's go. We have to pay. Bossing. Salamat, bossing. Ikaw ang ano niya, financier. Ito po yung asawa ko. Ilang araw na po hindi natutulog. Mga 2 weeks na. Lutang po siya. Lutang. Dang. Pasok kami sa loob. Guys. Ako sa pasok nila. Kasi passenger ako. So, ito yung black filter mo.
Huwag niyo wala, anak. Importante yan. Tapos, meron ka ng, ano, free toolkit. Wow. Okay. Okay, so, yung app. Mag-internet ko kanina eh. Hopefully, ito ko sa'yo. Yeah, second one. Open mo. Friday. Dry conditions. A fire ban is now in place in the forest protection area of Alberta. Hi guys. Interviewin po natin ngayon yung aking asawa after po ng mga nangyayari. Hello sir, kamusta po? Ano pong nararamdaman niyo po ngayon? Wala, bangal pa ako, lang tulog. Masaya ka po? Siyempre. Gusto mo naman yung nakabili nating sasakyan. Mm. Ganda. You like the color? Yeah, I like the color. Diba? It's good naman. It's nice. It's, mm-hmm. What can you say? Hey, come here. We got our new car! Bayarin! We got our new bayarin! Say Rampor! Rampor! Oh my God, we are just so happy. Diba? Achievement. I mean, magpupursige pa tayo. Diba? Hi, Dad! Hi, guys! So, eto, nakuha na namin yung bago naming sasakyan. And, yeah, we're just so happy. And, yeah. Ang sarap nung sa feeling. Paano ba ito lakasan yung aircon? Yan. Ayan, Diyos ko. Medyo nasasano pa ako kasi hindi kami sanay ng ganito. Ngayon lang kami nakabili, wow. Nakakuha ng brand yung sasakyan. Normally, ano, yung second hand, tas duma pa yung sasakyan namin dati. So, yeah, nakakatuwa lang na ganito pala yung feeling. It's for the OA. So, yeah, ayan, nandito na kami sa sasakyan. And, yeah, we are gonna go to the registry para iparehistro na namin to, makuha yung plaka. And we'll see kung saan kami makarating ngayon or kung makuha namin yung mga kailangan naming mga makuha. Diba, Dad? What can you say? Happy! Are you happy? Of course! You can finally ano sleep na ng peacefully. Peacefully. Diba? So, let's go! Let's go! Diretso labas! Yay! Diretso kami sa, ano, Jasper! Charot lang. May pasok kami bukas. So, yeah! Charging ko phone ko. I'm just the passenger princess. Wireless charging daw. So, you'll wireless see. Wireless ba yan? I don't know. You try. How? So yeah, yee! We are so killing. Yee! Nagda-drive na siya! Yee! How was it? Kamusta naman mag-drive ng bagong sasakyan? Nakapanibago ka? Naninibago ka, Dad? Mm-hmm. Yeah. Yeah. So, we are gonna be sharing with you guys bakit ba kami nag-end up na kumuha ng bagong sasakyan. Like, ano bang nangyari dun sa una naming sasakyan. So, nung makarating dito kami sa Canada, of course, hindi naman kami agad nakabili ng bagong sasakyan. And then, yung binabili namin na yun is parang, I think, after a year pa, diba, nang stay natin dito. So, yung sasakyan na yun, ay nabili lang namin sa tao. Sa isa sa mga kakilala namin. Mura lang ang bilhin namin doon. It's an old car na lumang model na din siya. And then, sabi namin, sige, bilhin na natin kasi kaya ng budget natin and para may service din tayo. Hindi naman kami nag-aano nun na, ah, gusto namin ng brand new agad, ganon. Ang ano lang namin nun is may magamit kami. So, okay naman siya. Hindi niya naman kami binibigyan ng sakit ng ulo. I mean, ano naman siya, di ba, Daddy? Mabait sa atin yung sasakyan na yun. Ang dami na rin namin napuntahan. Pero si Daddy, takot siya talaga laging ilong drive yun. Ang pinakamalayo narating nun is Edmonton, di ba? Like parang 3 hours. Golden BC. Or Golden BC. 3 hours, ganun lang. Hindi namin siya nadadrive ng 4 hours or 5 hours kasi nga takot siya. So, ayun, yung sasakyan na yun, ang mangyari, nung, kailan ba nasira yun, Dad? Siguro isang linggo na siya. Isang linggo na siyang nasira. Ang nangyari, napansin ni Daddy, nung susunduin niya ako, pagkagaling niya ng work niya, is, may alarm siya dun sa, di ba, Dad? May alarm siya dun sa, ano matawag dun sa? Battery. Sa battery niya. Dun sa, ano matawag yan?
dashboard? Sa dashboard niya, na parang may alarm daw. So, sabi niya, ang alarm is about dun sa battery. So, ginawa niya, nung pumunta siya dun sa work ko para sunduin niya ako, is hindi na siya nag-radio, hindi na siya aircon, like wala na siyang ginamit na accessories kasi nga wala na siyang baterya. I mean, hindi na daw nag-charge yung baterya niya. And then, yun, nung sinundo niya ako, nakauwi pa naman kami ng bahay, pero nung nagda-drive kami pauwi ng bahay, lahat talaga ng alarm niya nagsisitunugan na like tan 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 tan. Naggaganon na talaga siya. And si Dari, nararamdaman niya habang nagda-drive is parang hirap na siyang umarangkada. I mean, 'di ba dad? Yung parang hirap na siyang umarangkada. So, sabi ni Dari, hindi ko alam kung aabot tayo sa bahay. Sana naman umabot tayo sa bahay para hindi na tayo magpatow ulit. So, oo, natuwa na kami ni before. So, ayun, awa ng Diyos, sobrang bait niya. Like, talagang saktong-sakto doon mismo sa may parking, sa street parking na malapit doon sa bahay. Doon na talaga siya, as in na drain yung baterya niya. And pagdating namin, yung halos, yung salamin niya, yung windows niya, hindi na siya maiangat. Like, parang ganun-ganun na siya. Like, parang dahan-dahan na talaga siya. Like, wala na, naghihingalo na talaga yung baterya niya. So, yeah. Noon, na-figure out, minessage yung mekaniko namin, and then yung kakilala namin, nagpunta din sa bahay. Tapos, yun nga, sabi nga, dahil nga sa baterya, hindi na nag-gumagana yung alternator niya. Yun, kahit parang hindi na nag-charge yung baterya niya, di ba, dad? So, ayun, yung nangyari, and then, nagtanong siya dun sa mekaniko kung magagawa, unfortunately, hindi available yung mekaniko kasi yung mekaniko is parang nagbakasyon pa. So, after 7 days pa daw. So, nagtatanong-tanong kami sa iba. Meron naman mga mekaniko pero nag-isip-isip kami na ano mangyayari? After natin ipagawa, hindi natin alam na magiging okay pa pa siya ulit or bibigyan na naman tayo ng iba. Palibang ang sakit ng ulo. Kasi nga, ang layo ng drive niya everyday. Pag nag-work, dun sa work niya, like 40 kilometers one way. Yun yung tina-travel ni Dari papunta ng work niya. So, siguro naisip niya, kaya lumabas na yung sakit niya dahil nga everyday talaga, gamit na gamit niya lagi yung sasakyan, ang layo ng tinatakbo niya. And ayaw niya naman umalis dun sa current na tinitirahan namin. Like, parang ayaw niyang mag-move ng ibang community. So, sabi ko, wala na tayong magagawa. Like, kailangan din naman natin ng sasakyan, natatakot din ako para sa'yo. Kung ganun kalayo lagi yung biyahe mo, tapos yung kotse pa rin yung gamit mo, hindi siya all-wheel drive na tinatawag, which is mahihirapan siya for winter. So sabi ko, might as well, kailangan talaga natin ng reliable na car. And yeah, na-figure out namin dahil nga sanay kami ng may sasakyan, sobrang hirap, hindi kami makapag-grocery. The past few days, nag-Uber kami, siya nag-Uber siya, $40 yung Uber niya, sobrang mahal. So ako naman, minsan nag-Uber ako, minsan nagta-transit ako. Siya, ang mahirap sa kanya, ang mahal ng Uber niya. So, hindi siya pwedeng mag-Uber every day. So, nag-try siya na mag-transit siya 2 hours before. Kailangan, yun yung allowance niya para mag-bus, and then train, and then another train. And then, nakikisuyo siya dun sa katrabaho niya, nasusunduin siya sa train station. So, sobrang hassle. So, sobrang hirap nang walang sasakyan. So, nag-decide na kami na, sige, might as well, kumuha na lang muna tayo ng sasakyan dahil hindi pa naman natin kumuha ng bahay. So, sasakyan na lang muna kasi yun talaga yung mas kailangan namin talaga ng reliable na sasakyan. Sobrang necessity talaga siya dito sa Canada. Though, syempre, of course, hulugan, nandun na yon, pero eventually, hindi mo na mamamalayan na tapos mo na rin siyang hulugan. Pag may pera ka, di pwede mo namang magbigla ka ng 5K or 10K eventually kung, di ba? Kung meron kang panghulog para mas lumit yung principal amount niya, di ba? So yeah, yun yung nangyari. Kaya napakuha talaga kami ng mabilisan ng sasakyan kasi ang dami na niyang pinuntahan na Toyota, walang mga available na unit. And yeah, luckily yon, nakilala nga namin si Kuya Alex dahil nga dun sa kaibigan namin. So yeah, 'di ba? Shout out kay Kuya Charlie. Tara. Yeah, sobrang thank you talaga sa pagtulong sa amin, sa pag-guide namin. Sa pag-guide sa amin kasi wala talaga kaming alam sa mga pagkuha-kuha ng mga ganito kasi first time lang talaga namin. So yeah, we are just so happy. 'Di ba, dad? Yeah. Did I miss anything? Wow.
What can you say? Nakaka-excite lang. Yeah. Sana huwag siya magwala. Ayun lang yung winawari namin kasi nga street parking kami. Ang daming sasakyan ng landlord namin. So wala na kami talagang spot doon sa harapan nila. Or no choice na kami. So street talaga. So hopefully, mabait naman siguro yung community natin. So hopefully, hindi naman mawala or ganun, diba? And yeah, sana ang prayers lang namin is maingatan kami ng sasakyan na to. And yeah, diba, mas marami tayong magagandang journey na travel adventure na mapuntahan, diba dad? And yeah, and yung isa pa is bakit Tram4 yung kinuha natin? Bakit Tram4? Maganda reliability. Maganda sana truck eh, kaso hindi pa namin afford. Truck kasi yung gusto ko eh. So Tundra sana, kaso lang wala kaming budget pa. Oo. So kailangan ano lang namin, may magamit kami. Mm-hmm. So ang ilang naman sa amin, hindi pa naman kami yung the point na doon kami na magpalit-palit ng sasakyan. Sa amin lang is yung may magamit kami. Magamit tayo for a long time. Yeah. Diba? And meron namang mas mababa yung presyo, like yung mga kotse, ganun. Pero kasi dati nakakotse na kami, so na-experience niya, kasi hindi naman ako nagda-drive, so na-experience niya yung mahirap kapag winter, diba? Okay yung kotse kung hindi winter, pero kapag talaga makapal yung snow, nahihirapan siyang i-drive, diba dad? Sabi mo. Kasi nga front wheel lang. Oo, kaya yung sinasabi niya na front wheel drive lang. So, kaya yun, na pilitan siya na mag SUV na lang. At least medyo mataas-taas siya, diba? And ito yung first SUV natin, diba? Yeah. First, brand new car, first SUV, diba? Nakakatawa lang. Are you happy? Of course. Makakatulog na ako. Yeah. Makakatulog na siya kasi as in talaga, hindi ko na siya namamalayan minsan, pero sinasabi niya sa akin talaga hindi siya nakakatulog ng tuloy-tuloy, na ano talaga siya, alam mo yon. Ako naman, parang hindi naman ako masyado nababother kasi hindi naman ako nagda-drive. So I was like, I can take Uber, ganun. Pero siya kasi, yung stress, nasa kanya talaga. Ang worry ko lang is, pag meron akong gusto at meron akong gustong puntahan, meron akong gustong kainin or meron akong gusto kong biglang mag-grocery, hindi kami makapunta. Like, yun nga kahapon is Sunday, hindi kami nakapag-simba. Nag-online mas lang kami kasi mag-Uber. Nag-grocery kami isang beses, naglakad lang kami malapit sa Save on Foods. Tapos, ang mahal-mahal kasi nga, wala kaming choice. Hindi kami makapunta ng grocery na mag-Uber na naman kami. So, alam mo yun, so, at least, relief. And, yeah. I'm just so killing. So, yeah. Punta muna kami ng registry. Ayun na, ang dami na naming nakwento, guys. Masyado na kami. Overshare na to. Mag-register muna kami. Yeah, mag-register muna kami. Meron tayo and for 7 days lang. Yeah. Pero ayaw mo naman tumakbo ng walang plaka eh. Yeah. So, para may plaka na. And, yeah, ganun lang dito sa Canada. Walk-in ka, same day makuha may plaka mo. Di ba? Pero ito, dapat Thursday pa ba natin in-apply? Yeah, Thursday. So, etong sasakyan namin ay, anong color daddy? Metallic? Sky Metallic. Sky Metallic. Siya ay RAV4 XLE. Wala pa kaming pangalan sa kanya. So, kung meron kayong suggestion, yung sasakyan kasi namin na luma, ang pangalan nun ay Burag. Sabi ko, ang pangalan na lang nito ay Burnik. So, yeah, wala pa kami pangalan dito. Hindi pa namin alam kung anong pangalan. So, yan. And sobrang bilis lang ng processing na itong sasakyan na to. Like, Thursday kami nagpunta. Nagtingin-tingin lang kami. Sinamahan kami ng pinakamamahal namin si Kuya Charlie. Sinundo niya kami ng kanyang napakagandang sasakyan. Sinamahan niya kami. Nagtingin-tingin kami. Yan yan, nag-isip-isip, hanggang sa nakapag-decide kami na, oh, meron silang isang RAV4 doon. Oh, sige. Nag-isip-isip, nag-contemplate kami. And then, I think, nag-decision na rin tayo noon, di ba? Nang Thursday. Tapos, tiningnan na lang kung ma-approve kami for Toyota Financing. Oh, daddy, parang gusto ko ng Tim Hortons. Nagugutom ako. Right now na, gusto mo doon na lang. Kasi 36 minutes pa tayo. Gusto mo dito na? Okay, sige mamaya na lang. Malapit na kami sana dito eh. Kaso nagugutom ako bigla, 'di ba? So, ayun, Thursday. Tapos
nag-ano na tayo nun agad, di ba? Parang nag-yes na tayo, nag-agree na dun sa presyo, di ba, Daddy? Titingnan na lang kasi kung maaprubahan. Oo, titingnan na lang kung maaprubahan kami for Toyota financing. Kasi yun sinasabi nila ngayon na yun yung mas mababa compared dun sa kapag sa banko ka nag-financing, di ba, Dad? Mas mababa yung interest niya. So, sabi namin, oh, sige, ganyan. Adi, tapos naghintay kami ng 2 days. Siguro na, Daddy? Tapos parang sa... Nag-down kasi yung system nila. Oo, nag-down yung system dahil may dun sa... Anong pangalan nga nun? Yung... Microsoft. Microsoft. Outage. Parang yung nag-outage, yung sa IT something ganyan. So, naapektuhan din siya. So, naghintay kami yata ng 2 days para malaman kung na-approve kami. And then, Saturday, nag-email sila na na-approve daw kami and kailangan daw namin bumalik. So, pinabalik nila kami nga ng Monday. So, yeah, kaya ngayon, nag-half day lang kami. And, yeah, kailangan kasi namin habulin dahil nga kailangan namin yung sasakyan agad. So, ginawa namin ang paraan. And then, yeah, bumalik kami. And then, yun. Pagka, ano, nagpirma-pirma na lang ulit kami, confirm na lang yung mga babayaran and all, lahat ng mga insurance, mga in-offer at mga binenta nila sa amin. So, yun. Tapos, nag-ano na kami, nag... Pirma-pirma lang, and then nag-demo, and then yun, hanggang sa ito na nga, nakuha na nga namin yung sasakyan. Sobrang bilis lang, diba, Dad? So, yun, naisip na lang din namin na baka para sa atin talaga tong sasakyan na to, diba? Kasi, diba yung timing na nag-walk-in lang naman tayo dun sa Toyota, tapos meron silang isang available na unit, diba? And this is the last one, and then yung hihintayin pa nila, another 3 months para magkaroon sila ulit ng panibagong RAV4, diba? So, yeah, that is the story. And then we have our new baby. So, yeah, see you guys later. Bye! Next naman, may camera na yung ano niya. Hindi na siya gumagamit ng peke na... Ano tawag na, Daddy? Peke na CarPlay? Ano tawag na, Daddy? Nax? Oh, mo automatic nang gumaganon na, oh. Kayo pa ba? Grabe yung ngiti mo, Dad, oh. Hindi matanggal. Yeah. You have arrived in your destination. Let's pray. Nax, push the button. Let's go! Registry office. Okay. Hindi naman mahaba yung pila. Okay, so, na-register na namin kasi kailangan namin mahabol yung registry office. So, nag-video kasi siya kanina, unfortunately. hindi ko pala na-record. Ang dami ko rin pinagdadada. Yeah. So, basically, ang bilis lang ng proseso. Like, I think natagalan na kami pumila. Siguro mga 5-10 minutes. Pero yung processing niya naman, sobrang bilis lang. And we are able to get our plate number. And yeah, siya lang nagkabit. Kasi, di ba? Mabilis lang naman. And meron naman siyang tools and mga screw na galing sa Toyota. Look, this is so cute, di ba? Gulong siya. And then, when you open it, ano siya? Like, tools siya, di ba, Dad? How do you open it? Just put it there. Baba mo. Yan. Paano pa? Ano open? Oh, di ba? Yeah, so this one is from Toyota. Di ba? Cute. Yeah. So, we are able to, yeah, get the license. And balak sana namin kumuha ng parang customized na, ano, na... Na plate, ba? Diba? Yung parang design niya, yung may red, ganun. Tapos parang may Calgary, something ganun. Eh, sabi namin, kukuha sana kami, pero unfortunately, you have to wait 2 weeks bago makarating. Eh, wala kaming alternative na plate number na pwede namin ilagay muna temporarily. Kasi hindi namin pwedeng tanggalin yung plate number dun sa isang car namin. Dahil nasa street parking siya. So, kumuha na lang kami nung regular, like yung normal. And then, yeah, nag-pay kami ng for 1 year registration is $74? Yeah, $74. So, yeah, we are able to get the registration and the license plate. Tama ba yun? Mm-hmm. Yeah, medyo lutang na talaga ako kasi gutom na ako. It's already 4:45 p.m. and yung last na kain ko is 9:30 a.m. pa. So, like, pareho kami ngayon, lutang na kami, and ano na kami, gutom na kami. So, yeah, natapos na namin lahat ng agenda namin sa sasakyan na to, and we're able to, ano na, like, gamitin na to, di ba? Mm-hmm. And,
Yeah, right now, kailangan naming... Ha? Yeah, right now, magbabayad na kami. And then, hindi, hanap muna kami ng kainan. And then, yeah. Ayun. So, yeah. Dito na namin tinatapos ang aming video. And we'll see you guys again on our next vlog! Bye! Bye.